sama kepada para pengemudi saat mendarat melewati arah yang tadi ditanya si pesanan ini. Nami senta ay bakaran ng mga salita sa pamamagitan ng mga bagay na atin pong mababasa sa banal na kasulatan. Napaka-luwag na kansada. Ako, pagpunta ko dito sa umaga dito, napakarami ang mga nasa bakasyon. Ang iba naman ay nagbubulita na linggo ng pagkabuhay daw. At ito ang isang bagay na ating tinutukan sa pag-aaral. Ang may kinalaman ko sa maling aral. So, ang layunin natin ay hindi bumira o manakit na ibang religion, kundi ang nais natin ay ipakita yung buong pagtuhanan na nakalagay ko sa banal na kasulatan. Ang iglesia ay hindi gumaganap na ang ating bagay na nasaksihan at ginagawa ng isang libutan na yun. At marami pa tayong mga ibang bagay na hindi ginagawa dahil nga nakabase ang ating pananampalataya sa mga bagay po na nakasulat. Kaya nga meron tayong kasabihan, we speak where the Bible speak and we are silent if the Bible were silent. So yun ang ating stand. Kung sinasabi ng Bible, bakit hindi? Kung wala namang sinasabi, tayo ay tumahimik. Nagaya ng November 1 na yan, na araw ng mga patay. So mapapansin natin ang iba't ibang katuluan na lumalabas sa panahon natin na nag-umpisa panahon. Kaya itong si Jose Rizal ay napatay dahil doon sa kanyang pakikipaglaban sa isang salita na walang purgatorio. Totoo naman na wala kang mababasang purgatorio dito sa tinatawag na Bible. At dahil ang makapangyarihan doon ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay pinapatay ang isang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal upang matahimik at matabunan ang ilang mga issue. So yun ay dapat mawala. Ganun. So sa atin ngayon, meron tayong tinatawag na freedom of expression, 1987 Constitution of the Philippines. Nakalagay po iyan dito sa ating malayang pagsasagawa ng ating pakikipagreliyon sa Diyos at hindi maaaring tayo ay pakialaman. The 1987 Constitution of the Philippines declares the separation of church and state shall be inviolable. Article 2, Section 6, and no law shall be made to respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. So malaya natin din ipapakilala kung ang pag-uusapan din ng mga ikatotohan, ipapakilala natin ang tungkol sa mga maling aral na ginagawa ng ilang mga tao at ito nga ang ating tinututulan na ito ay wala tayong mababasa sa banal na kasulatan na ganito mga katuluan ng Panginoon Jesus. So, pasensya na po kayo kung maliit dahil kaayos lang daw nitong laptop ni Jerome. Sa ikalawang sulat ni Pedro ay tinalakay niya ang tungkol sa mga sinungaling na propeta. Kaya tinasabi na bulaang propeta, bulaang duro. Yung salita kasing bulaang ay sinungaling. Ano po? At mga nagpapanggap ng mga alagad ni Kristo na may dalang ibang aral na ang layunin ay magtayo ng sarili nilang mga alagad na kanilang mapapaniwala sa mga aral na dala nila. Ang mga tao ito ay nilalarawan bilang mga masasama na nagdadala ng maling impormasyon hamon sa kanilang mga sinaunang tradisyon. Dawali bagay kahanditulad ng aral ni Kristo. Ngunit gawa-gawa lamang nila upang magtamo ng pakinabang sa iba. Ito ang tunay at katotohanan ng mga bagay na atin pong ipapaliwanag sa umagang ito. Babalikin natin yung mga aral at nakagis na natin na ito na mga tradisyon. Yung iba kasi, matagal na rin sa Iglesia, gumaganap pa ng ilang mga bagay na nakasanayan. Kagaya ng pag-aantanda. Pagka malapit daw sa ano, mag-aantanda ka. Wala kang mababasang ganun sa Bible. Nawas na tinanggap mo ang Panginoong Jesus, direkta ka sa Kanya na makikipag-communicate sa pamamagitan ng panalangin at hindi sa pamamagitan ng ilang mga bagay, itinuro ng tao lamang. Tatandaan po natin ito ang batayan ng paating pananampalataya, ang Biblia. Kaya ang isang speaker o yun ang sasalita dapat may binabasa na nakasulat sa banal na kasulatan. So ito po yung ating ipapakilala sa umagang ito. Ito pong si Apostol Pedro ay sumulat sa mga Kristiyano mga kapatid sa pananampalataya na dahil sila ay nagugulo sa ilang mga bagay na wala yung araw. Ano? Ano? Ano?
ito ni Apostol Pedro, makikita natin, ina-address niya ito doon sa mga Kristiyano. Na matatagal ng mga Kristiyano na may daladalang aral ng Panginoong Yesus na nahahaluan ng ibang aral. At yun nga ang problema kasi Satanas ay nagpapanggap na anghel din ng kaliwanagan. At marami itong mga gagamitin iba't ibang tao upang maligalig yung iglesia, magkapabahagi, masira ang tinatawag na iglesia. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo, sabi ni Pedro sa kanyang sulat, at sa dalawa ay ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala. So meron siyang dalawang sulat. Kung daw sa dalawang sulat na yon, ginigising niya yung tapat na pag-iisip. Paano niya ginigising? Sa pamamagitan ng pagpapaalala. Diba ang isang tao, parang umagising niya, paalalahanan mo. Para iyan, kaya lagi, kaya siya ay ginigising. Bakit? Natutulog yung isip. Kaya ugain mo siya. Pakilala mo yung mabubuti na binabanggit ng salita ng Diyos para siya ay mapaalalahanan. Upang maalala. Ayun, bakit? Kasi nakalimutan eh. Diba ang tao ay nakakalimot? Ang tao ay nalilibang. Maraming bagay ang ginagawa ng tao na akala ng tao ay kaya-kaya na niyang mabuhay mag-isa na hindi kasama ang Diyos. So yun ang napakadelikado po. Upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na mga propeta. So meron ng mga tagakita noon pa na nagpapatunay na mayroong aral ng Panginoong Yesus na dapat sundin. At ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Meron na rin mga apostol na nagsipagsiyasat, nagsipangaral ng mga salita, na maalaman muna ito na sa mga huling araw, magsisiparito ang mga manunuya na may pagkuya, na magsisilakad ayon sa kanila nilang masasamang kita.